Nagpatulong ako sa kanya na mag-edit. Tapos yun, binigyan niya ako ng mga apps. Dito mag-transfer ng mga files galing sa cellphone papunta dito sa aking laptop kasi sa laptop ko mas maganda kasi dito mag-edit eh, dahil malapad yung screen kaya mas gusto ko. Kaya alam nyo ba, ang galing-galing, na-amaze talaga ako dahil yung magda-transfer ka ng lahat ng files sa cellphone papunta dito sa aking laptop. Niwala kang cable na gagamitin. Parang device to device lang siya. So, from my cellphone to laptop, may ida-download ka lang sa cellphone mo ng isang app. Tapos, sa aking laptop, magda-download din ako ng the same app. Kailangan pareho yung kanilang connection, yung wifi connection. Tapos, yun lang. Tapos madetect na nilang dalawa, tapos pag connected na sila, yun, mabilis ko na lang makapag-transfer. Tado na silang dalawa. Kapag may transfer ako, yun, parang pwede lang mag-transfer silang dalawa without any USB cable or whatsoever na ano. Basta ano lang, through wifi, through may online connection lang sila. Ang galing! Kaya tingnan nyo, 9:30 na hindi pa ako nakaalis dito kasi pinag-aaralan ko kung paano mag-edit. Kasi diba nakakatuwa kasi yung iba, yung ang galing nila maglagay ng music, ang galing nila mag-split ng mga videos, tapos maglagay ng kung ano-anong mga dyan, yung mga emojis, yung mga ganyan. Tuntuwa kasi ako doon. Kaya tingnan natin ito. Kaya pinag-aaralan ko siya ngayon kung kaya ko ba. Kasi kanina, tinuruan ako ng anak ko. At saka yung anak ko rin kanina, ang galing din. Nasa Pilipinas siya. Alam niyo ba mga amiga? Nasa Pilipinas siya. Tapos, binigyan ko siya ng, basta may app din siya na pinadownload sa akin. Na she was able to enter sa aking laptop. Binigyan ko siya ng access. Tapos, siya na yung nag-download ng mga kung ano-ano doon na hindi ko maintindihan. Alas siya nang bahala doon. So, from the Philippines siya, kaya niyang gawin yung laptop ko na andito ako sa Switzerland. Grabe no, amazing talaga yung technology. Kaya, grabe, hindi talaga ako makapaniwala. Kaya nawala yung aking antok, nawala yung aking pagod. Dahil, hindi ko alam pag ako lang pala mag-isa. Kaya ito, pag-aralan ko siya. Pag tinuturo, mabilis yung parang, sandali lang, kayang-kaya. Pero pag ako na lang palang gagawin, ano din? Parang komplikado ba? Complicated relationship. Kaya ito, mga amiga, nasa ano na ako, pero dito na ako ngayon. Bali yung ano, yung sa editing, mayroon din app na pinadownload sa akin, dinownload ng anak ko. Dito sa akin ng editor na to, tinitingnan ko kung ano to yung mga elements niya, kung ano ba ang laman, para mas madali na lang sa akin kapag mag-edit na ako ng actual. Kaya mga amigo at amiga, malapit na. Sana kaya ko. So yan, mga amigo at amiga, gabi na. 6:15. So, magluluto ako ng aking hapunan. Dahil malamig na yun, at saka pinatamad akong magluto ng kung ano-ano. So, ano ba ito? Isang bowl. Manghang ba ito?
ano siya eh, vegetable. Vegetable flavor siya. Ano siya eh, yung Japanese noodles. Ayan, Japanese siya, di ba? So, pa-anihin lang natin ito, pa-kuluin. Ayan, di pa siya kumukulo. Pag kumulo siya, ilagay natin yung ating noodles. At saka, lagyan natin isang itlog. Ito, mabilis lang ito eh, 5 minutes. Yung noodles. Tapos, lagyan natin ng itlog. Isabay ko na siya sa noodles para maluto talaga siya. Kasi, ay, natumba siya. Okay, pumunta siya sa gilid ng itlog. Grabe yung kanyang ano ah. Tapos, ito na yung kanyang seasoning. Ay, may vegetable po siya. Ano to siya eh, yung sabaw. Tamang tama sa ano, sa malamig na panahon. Kasi malamig po dito eh. Bango naman ito. Naku, kung nandito lang kayo mga amiga, ang bango. Okay. Saan na yung itlog ko? Wala na. Ay, ito, nandito siya. Wala yung itlog. Wala. Naluto na yung ano. Parang manghang yung konti ah. Okay. Yan na ah. Tingnan niyo. Diba? Wow! Wow! Ito yung itlog ko ah! Buo siya ah! Buo pa siya ah! Yan! Oh! Wow! Parang ano ah! Ay! Ay! Korean! Parang Korean noodles to ah! Toasted toasted bread. Dalawa yan ha. Sa paano ba ito? Sa taas kasi ako kakain eh. Kung sa bagay kasi dito, diba?
Allowed naman ako dito kumain sa ibaba. Kaya lang, lalo pag wala sila, ayoko yung, di ba, yung makiano sa lamesa nila. Baka mamesa, mamaya isipin nila, tinakeover ko na yung kanilang bahay. So, at saka kahit nandito sila, hindi naman talaga ako kumain. Mas gusto ko yung sa taas kasi mas important.